Ayun ako, hello there. Teka, meron akong ikikwento sa inyo. Suot ko na nga pala ang aking ano, yung isa sa apat na pinili ko na hoodies. Hindi ko type talaga yung purple, pero pagdating sa damit, wala masyadong problema. Okay lang sa akin, marami akong damit na purple. Pero pag may mga post ka na may purple, baka hindi ko i-like. Ewan ko, may mga kanya-kanya naman tayo mga ano, kawirduhan, diba? Or preferences. Or, yun nga. Mga gusto at mga hindi. At kasama siya sa mga hindi ko gusto. Huwag yun akong hanapan ng paliwanag. Basta. May mga bagay na just leave it that way. At hindi na kailangan i-explain pa more. Nako, hindi nyo ba alam na wala na sana ako kahapon pa? Nag-get nyo ba yung sinasabi ko? Yung muntik na akong mamatay kahapon. Nako ka. Ito na ang istorya. And alam nyo ba, talagang pumunta ko ng simbahan ulit para magpasalamat ng sobra-sobra. Kasi binigyan na naman niya ako ng panibagong buhay. Ganito yun. School, pangalawang araw ng pasukan. As usual, dun muna kaming lahat sa room. Ang ingay. Ano ba yan? Ano bang kinukonstruct dun? Ano yung ingay na yun? Dun ba yun o dito? Hindi naman dito. Ayun, medyo nawala na siya. Yun, nasa na tayo. Yun, sumasama kaming lahat sa... Ano ba kayo? Ang ingay. Actually, hayaan na natin yan. Bihirang-bihira ang ingay dito. Dapat natin siyang i-welcome ng buong puso. Kasi, it's really very, very rare na makarami ka ng ganyang ingay. Kainis. Okay. Yun, so sumasama nga kami. Naputo na tayo, naputo na. Sumasama kami silang room. Doon lahat, doon inihati lahat ng mga bata. And then, nandun din kaming lahat ng mga staff. At nakikipaglaro, nakikipagin doon sa mga bata. And then, after 9 o'clock, kanya-kanya na. Ako, nagtitik ako ng gamot sa umaga. So, kalimitan. So, I mean, doon sa gamot na yon hindi ako pwedeng may laman ng tiyan. O, yun. So, usually na ginagawa ko is umiinom ako ng gamot, mga pag nagising ako, for example, napaihi ko sa mga alas 5 ng umaga, pipilitin ko ng uminom, and tapos tutulog na lang ulit ako na nakadarito. Yan, barat-barat ako. Ganon. Or, after na ng trabaho, 11 o'clock. So, 3 hours yung trabaho ko, from 8 to 11. So, this, sa bagay makakatulong sa ating pagpapayat, pagpapa-sexy back. Diba? Or minsan, sumisimple ako ng kain. Hindi magandang tingnan dito na may ngata-ngata ka sa oras ng trabaho. Ano na sila pag may tea time? Yun, okay, oh, lahat. Sige, inom muna kayo ng chai, inom muna kayo. Oh. Doon, nasimple na ako. Doon sa area ng bag ko, yung lalagyan ng bag ko, meron yung box. Dalawang kahong magkatabi. So, medyo, and meron sa amin kasi CCTV. So, ayoko namang makita doon na... Nasimple ako ng bukas ng mga sortidos at kung ano. So yun talaga, so I tried to make it a point na talaga medyo mahirapan silang makita ako. So nagkaroon ako, napasok ako, kunyari may kinakalikot ako sa bag ko, hindi nasubo na ako, bitaki pa rin ng kahon yung mukha ko. Pero bira-bira akong gawin to. So nung araw na yun, wala ako, kasi yung issue na binibili ko, yung isang balot na pag kinuha mo, for, like yung Marie Biscuit, na nakalagay na sa kanya-kanyang lalagyan. So, madaling isimple. Diba? Pagkakasubo, lagay na lang sa bulsa. Hindi ko siya pwedeng ilahok doon sa kanilang mga gumi. Makikita nila, lalo pa at plastic ang lalagyan, hindi ko siya pwedeng ilahok sa papel. Baka mapag-usapan pa ako or hanapin pa kung sino. So, yun, simple na nga ako. Diyos ko po. Hindi ko inaasahan. So, ganun talaga nga pala. Talagang, time mo na. Nang di wala kang hinagap na yun yung katapusan mo. Diba? Supi. Nung kakain ako, susubo na ako, binubuksan ko na yung tinapay. May lumapit sa akin. Na bago naman siya nakalapit, naramdaman ko na sa medyo nakagano na ako.
na yung manager namin, na Roboto Sensei, dun daw muna ako sa, ang tawag dito? Sa panda class. Sige, sabi ko, sige, susunod na ako, okay? I will go there. Ayun. Tapos yung mga bata naglalaro na rito sa paligid ko, may mga naganon-ganon pa nga sa damit ko, etc. May nahihila sa akin, may nakalabit. So, tinitend ako na lang sila because gusto kong sumubo ng konti. Lalo-lalo pat bago ako umakit ng trabaho, nakabili na ako ng isang drink na usually na may ginagawa ko. So, yun. So, pinilit ko ng paspasan kasi may naghihintay. So, ang ginawa ko, yung tinapay na nanginata ko ng isang araw, if you could remember this one, if you could remember that, so yun, kain ako ng isang malaki, kain po rin isang malaki. Ngunguyak-uyak ko na. Palibas ang minagmamadali at hindi ko naman inaasahan na hindi ko pala kakayanin yun. Yun. So ginangan-angat ako na siya, nakakandalwang nguya pa lang yata ako, is uminom na ako ng tubig para mabilis. Bumara! My doctor once said here in Japan na ang aking daanan ng pagkain ay may konting problema sa kanyang korte, sa kanyang hugis, and maaaring maging dahilan nito upang paminsan-minsan ay mahirapan akong lumunok ng mga pagkain ko. Bumara dito! So, mga first few seconds, okay lang kasi I was breathing ng just fine. So, uminom ako para dumiretso siya rito kasi pagka ang ginagawa ko kasi pagka ako nabubulo na ng tinik ng isda is yung buong-buong kanin sinasamual ko sabay lagok ng isang lagok agad para mabilis na dalaga niya pababa. So yung sa akin tinay ko ayaw! So medyo nagulat ako. So pinasunok pa ng dalawa, ayaw! So parang tumitigas na siya dun. Diyos ko, kung alam mo lang, kung nakita nyo lang yung expression ko, na nalaki na yung mata ko, and then may naglalabas na ito mga tubig-tubig na, siyempre may mga nung tinapay and everything. So, hindi na ako makahinga talaga. Sabi ko, anong gagawin ko? Nung ginatagaw ko makahinga, binugod ko ng ganon. Diyos ko, kalat doon sa hindi naman siya bumagsak sa floor, kundi doon sa sa patungan ng bag. So, nakahinga ako, siyempre, Diyos ko po, thank you, Lord. Yun ang gandang unang iisip mo bago mo siya linisin. So, pagkatapos nun, magpasalamatan ng Panginoon. And then yun, pinasa ko na lahat ng ano, ganyan-ganyan. And then, kumuha ko ng mga pang-spray. Cha-c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 ha
kasi nakakatakot na baka may makuhang diferensya doon ng masamang sakit doon sa aking ano. Hindi naman siya actually talagang, hindi naman talagang nag-vomit ako, nagsuka, kundi yung ano lang mismo, yung siyempre tulutuloy na yung laway, yung kung ano, whatever, yung ganoon. Diyos ko, na hindi talaga ako nakahinga, talagang bumara. Nang takot ko, Diyos ko po. Diyos ko po, Diyos ko po. Hindi ako makahinga, hindi ako makahinga. Ako, Diyos ko. Talagang ang takot ko. Ang masama pa rito, yung ending ko, comedy pa din. Diba? Nabulunan ako ng pandiagwa. Alam niyo yun, yung kahihiyan. Diba? Kasi parang yung pandiagwa. Titimbuhan ako doon, diba? Tapos makikita nila may lamang. Yung mulaga ako, ganyan. Tapos eh, pag na-detect nila, tano, may tinapay na kasalpak doon sa lalamunan ko sa oras ng trabaho. Alam niyo yun? Yung humiliation na sasabanahin ko kahit wala na ako sa lupa. Kahit wala na akong buhay. Pinag-uusapan pa rin ako. Baka ang madyaryo pa yun. Di ba? Masalamat talaga sa Panginoon Diyos. And from this experience, maraming mga tanong at maraming mga bagay-bagay na lumabas mula dito na sa pangkalahatan is hindi pala ako prepared na paano kung natuluyan ako, paano itong mga to. So isa-isahin natin sila. Una, pag inaayos yung bangkay ko, makikita lang yung house ko, ang dibidimi, hindi ko na naman siya nalinis. Kalat-kalat talaga. Yung kusina, especially, hindi ko pa nalilinis. Tambak pa yung mga panapon.
kasi nga tamad ako and I'm learning and nabaguhin ito, pero minsan dinadaan pa rin ako ng katamaran. So yun, tapos ay maglilinis ako ng bonggang-bongga dahil pwede talagang mawala tayo sa mundo nang di natin nasaan. Number 2, papaano yung mga ilang salapi ko? O wala naman akong malaking ipon, pero kahit pa sabihin natin 3,000 yan o 30,000 o 300,000, di ba? Whatever the amount is, meron akong maiiwanan. Sino ang kukuha nun? Wala akong sinasabihan na sa kanya yun or whatever, ano mga lidad, hindi ko pa naayos yung mga legalidad ng ganito, wala akong nakakusap na attorney para sa aking will or whatever, di ba? Puro verbal lang. Ayun. Isama na natin dito yung mga ilang investment ko, di ba? Like kagaya ng kotse. Sino ang magmamayari nito? Di ba? So, magkakagulo pa sila at baka mapapunta ang mga kayamanan ko sa mga taong hindi ko naman talaga pinaplano na sa kanila mapapunta ang mga ito. Di ba? Yung mga ganon. Nakunta yung mga palipad-lipad ng mga kerengking ng mga ghost chenes. At nakikita natin yung mga kapamilya natin from afar. Di ba? Hindi masyadong maganda sa feeling natin. Kung meron pa tayong feeling sa mga ganong sitwasyon. Na makita yung ating mga pinagpaguran, yung mga gusto natin, at yung mga naipunta natin ilan, ay hindi mapapunta sa mga taong talagang gusto nating mapuntahan ng mga bagay nating anong tawag dito? Naipundar. In case na tayo ngayon mawawala, di ba? So parang hindi naman tayo magiging at ease. So yan yung mga ganun. Number 3 is, paano ito sasabihin sa inay? Di ba? Isa lang ang iniisip ko na siguradong hindi na ito sasabihin sa inay. For life. Hindi na lang sasabihin. At paano ito tatanggapin ang aking pamilya? Love na love ako sa amin. Pwede kong ipagmalaki na parang kumbaga may sentro yung buong pamilya. Kahit may mga asawa na sila, andun pa rin ako sa gitna katabi ng inay. Na pinaka-link nilang lahat. Ako lang kasi walang asawa. Ako lang dalaga sa amin. Yun. Diba? Ano pa? Yung mga sikreto pa natin. Minsan may mga bagay tayong tinago na ayaw natin pakita sa iba. Mga underwear na butas, pictures of your love, mga collection na kakahiya, mga letters ng past, at kung ano-ano pa. Marami pa. So doon pumapasok yung dapat handa tayo. Hindi lang handa tayong matigok, kundi handa na yung lahat na mga gusto natin mangyari pag wala na tayo. Diba? So hindi lang yung mga listahan ng mga kakayamanan mo, kundi pati listahan ng mga utang mo, sino sasalo. Mga ganun. Diba? O paano madadala ang aking kagandahan, ang aking kariktan sa Pilipinas? Sinong, di ba yung mga mamuproblema nun? Yung mga, ang daming proseso na everything. Sinong magdadala? Sinong unang sasabihin sa kapamilya ko? Sinong, di ba? Mararamdaman ko yung pain na mararamdaman nila. Di ba? So it's not just about us, it's also about them. Ang ating pagkawala ay magiging mabigat sa napakaraming tao o sa ating pamilya. Lahat tayo. Kaya sana all is maging ano tayo, maging cautious sa ating mga ginagawa sa araw-araw para nakakaiwas tayo sa mga ganung bagay. Paano kung hindi makalikot yung bumara sa akin? Diba, wala na ako ngayon. Another thing, sino ang magmamana ng aking accounts? Diba, wala pa akong nabibigyan ng authority na mamahala nito. At yung mga ganon, o kung hindi man pwede yun, ano yung mga legalidad na pwede kong gawin? Agad-agad, para in case mangyari ang ganon, mga pangyayari, is kanino mapupunta ang robotology ko? Diba? Sino mamahala ng mga accounts ko? Ang ganon. Ang hirap mawala, di ba? Lalo na sa ganun. Actually ngayon, parang nangingilabot pa rin ako na paano kung natuluyan ako, di ba nakakahiya? Nagulunan ako ng tinapay. Ay nako, nakikita ko na yung parang scenario kung anong impact ang ibibigay nito sa aking pamilya. At maaaring mabalita talaga yun sa Japan. Especially dito nakakaunti yung mga bagay na nangyayaring ganun.
diba? So, baka masensationalize pa yung balita sa akin or whatever. Or yung simpleng mapag-usapan lang. Or simpleng maibalita lang, diba? Yung straight na pagbabalita na isang guro inabot ng pagkamatay, tay na pulunan ng tinapa. Takbuhan ng mga bata kung kaya't kinakailangan pa. Tawagan ng mga ganun-ganun, diba? Yuck! Okay, so maraming salamat po, Panginoon. At binigyan mo po ako ng panibagong buhay. Actually, marami ng mga nangyari mga ganito noon pa man. Na halos mawala na ako. I would like to tell you this. Una, when I was 18. Ano to ha? Revelation. When I was 18. Ano ko to mapusok? Diba? So, sumama ako sa dalawang hombre. And then, yun, binugbog nila ako dun sa ano, sa hotel. Hindi man sobrang bulbog, kundi sinaktan, pinaktaan ng balisong, ganun-ganun. Ano? Patay, amit, mga ganun-ganun. Number two, nakapanuntok ako ng tricycle driver. Nandahil lamang sa piso. Nasumobra sa paniningil sa pamasahe. Ganun ako ka-hot-tempered noon. Ganun ako kainit noon. And yun, sinipa ko siya. And then, magkakwento ko yung kaibigan ko doon sa harap ng building nila. Highway na to. Naku, may pumaradang tricycle. Siguro mga lima yon. Alam mo, parang may mga dalang kuchilo or what. Natakbuhan ko, inakalusot ako hanggang sa mahuli sila ng pulis. Nakatakbo ko rin sa isang restaurant na kinakantahan ko, katapat lang. Diba? Hindi ako na ano. Yun. And then another one is, nasa sinehan ako, nung nasa USC pa ako, mapasok sa USC, tinanando ako ng sine sa recto, usong-uso nun yung huli dap. Nako, sa mga ganyan sinehan pa naman, siyempre ako kakakit-akit ako noon, may mga tumatabi, mga becks, mga ganun. Nako, may umupo, hindi ko alam makasapakat yun. And then, kinwelyohan kami. And then ako, umihingi ako ng tulong doon sa kalera. Inuhuli po kami, ganyan. Kasi naanwasa mo sa 17 years old, 17, 18. Taga-probinsya pa ako, di ba? So yun, doon sa kanto ng recto na ngayon na isitan, ano yun, dati mga billboards lang yun. Tinigil doon yung owner. Tapos hiningan kami ng pera. Estudyante ako, bata pa, so ang hiningan yung kasama ko, yung tumabi sa akin. And more, hindi ko na malala yung iba. At this point, hindi ko malala ngayon. Pero usually, hindi bumabalik sa alaala ko yung mga yung ganun. So, lagi ako napapasalamat sa Diyos because marami ng pangyayari na dapat is matagal na rin akong wala. Yun pa nga palang isa. Tumawab yung bangkang sinasakyan namin, papunta ng isla. Hindi ako marunong lumangoy. And again, I survived. And hanggang sa nirescue kami. Yun. Pinaparaman akong fear ng tubig at ng heights. So, yun talaga. Yun ang isang inaasahan ko na hindi na ako makakasurvive. Yung, kasi pag wala na talaga akong mayapakan, kahit sa swimming pool, pag wala na akong mayapakan, yung wala ng solid na foundation, medyo nagpapanik na ako. Hindi talaga ako marunong lumangoy. So yun, naibahagi ko sa inyo ang ilang mga secret files ng aking buhay at ang pinaka-worst na nangyari sa akin sa buong buhay ko, because ito talaga yung na-choke talaga ako na hindi talaga ako makahinga, na pwedeng-pwede akong mawala anytime. Diba? So ito talaga yung worst. So maraming salamat po, Panginoon. At patuloy mo akong iniingatan, patuloy mo akong inalagaan, patuloy mo akong nililitas, patuloy mo akong pinapatawad sa aking mga kasalanan, patuloy mo akong binibigyan ng buhay, patuloy mo akong binibigyan ng mga opportunities and blessings and everything. Thank you, Lord. Nako. At ang isang pinakamalaki na ibigay na lesson nito is, mas minamahal ko ngayon ang buhay ko. Na, kung naman yung mga kakulangan is mas, ano na, mas appreciated ko, mas wini-welcome ko. Na mga simpleng bagay, parang mas nabibigyan ko ng, parang mas nabibigyan ko ngayon ng pagpapahalaga. And, wow, mas bumait ako ngayon ng konti pa more. Oo. Oh, totoo lang. So, maraming salamat sa inyong lahat and ingat tayo lagi at mabuhay ang bawat Pilipino saan mang panig ng world. Maraming salamat po sa inyong lahat. Robotology pa more.